Lahat na lang, Doc, pinagbawal nyo. Bawal ang kanin, bawal ang tinapay, bawal ang soft drinks, bawal ang noodles, bawal ang kakanin, bawal lahat ng baked goods. Ano na lang po kakainin namin? This is a very valid question. Warmest welcome kung bago lamang po kayo sa channel natin. Maraming mga bagong followers dito sa platform natin ang nagtatanong nito sa mga comment sections ng mga videos natin. Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor, tumutulong sa mga kababayan natin mag-level up iba't ibang aspeto ng buhay. Lahat ng mga workshops ko, libreng resources, lalong-lalo na yung food guide na pag-uusapan natin ngayon ay matatagpuan sa levelupwithdriris.com. Ito po yung go-to resource natin para makuha yung mga workshops and trainings and resources na mahalaga para matulungan tayo mag-level up. So balikan na po natin yung usapin tungkol dito sa ano na nga ba ang kakainin kung bawal na lahat. Bago po natin i-discuss yan, very very important maintindihan paano na-develop yung food guide, bakit ganun siya, bakit merong sections ng go, pause at stop, at anong ibig sabihin yan, feel lang ba natin ay pagbawal yung mga rice, yung mga tinapay and ganun na lang siya. Well, meron pong science. There is a scientific basis for this and it is the hormonal core of metabolism. Hormones po ay chemical messengers na ginagamit ng katawan natin para magdulot ng pagbabago sa iba't ibang cells ng katawan natin, iba't ibang organ systems. Ang pinaka-central hormone of metabolism ay insulin. So, insulin po ang naguutos sa ating mga cells, sa cells ng katawan natin, to allow yung glucose. So, glucose is the breakdown product ng carbohydrates, isa sa tatlong macronutrients, carbohydrates, proteins, and fats. So, ang breakdown product ng carbohydrates ay glucose. Ang mga carbohydrates are the usual things matatagpuan natin sa diet natin mga Pilipino. Andito yung rice, yung tinapay, andito yung mga matatamis, mga baked goods, yung noodles. So ito po lahat ay carbohydrates. Pag yan ay na-breakdown sa loob ng katawan natin, magiging glucose siya at siya ang mag-stimulate or magpapagana kay insulin para gawin ni insulin yung mga actions na meron siya. So this is mainly unang-una, utusan yung mga cells na buksan nyo na ang gate, papasukin nyo yung glucose at gamitin nyo yan bilang energy fuel. Yun yung una niyang trabaho. Ikalawang trabaho niya, unfortunately, pag nasusobrahan ng stimulation si insulin, inuutusan din niya ang katawan na mag-impok ng taba, mag-store ng fat. So, fat storage po, ano? Because insulin is an anabolic hormone. Ibig sabihin, tumutulong ito mag-build. It's a building hormone. Yung opposite nito is catabolic. Catabolic hormones naman does the opposite. So, this allows for breakdown. So, ngayon, pag nasobrahan po ang insulin stimulation, ano nangyayari? This will eventually lead to the pathway of tinatawag nating insulin resistance. Sobra-sobrang stimulation, then at some point darating ang time na yung katawan natin ayaw nang makinig sa action ng insulin kasi lagi-lagi na lang nasa-stimulate. So, it becomes insulin resistant. The problem with this state is ito yung nagdudulot ng iba't ibang lifestyle-related medical conditions. Pinaka-common, syempre dyan, pag naririnig natin yung insulin na term is diabetes. So, diabetes is the most commonly known na insulin-resistant type of disease. Pero hindi siya mag-isa. Marami sa mga nakikita natin sa society natin, mga Pilipino, are also stemming from insulin resistance. Ano-ano mga ito? Andito yung high blood pressure, andito yung pagkakaroon ng high cholesterol, andito yung PCOS, memory problems, high uric acid, gout, andito rin yung cancer because cancer is a metabolic disease, inflammatory states, even things like allergies. So certain people become very prone sa mga allergic reactions, inflammation dahil mataas yung insulin resistant state nila. Remember po that sugar is inflammatory. So the more sugar na ginagamit ng katawan natin, na merong excess sa katawan natin, then the more that you will experience these types of inflammatory diseases. So, yan po yung pinaka-basis kung paano na-develop yung food guide. So, the food guide has a go section, meron siyang pause section, and meron siyang stop. To simplify, para po siyang traffic light. Yan po ay sa kadahilan ng yung mga food items that are listed sa bawat section ng food guide will have differing effects sa insulin stimulation and inflammation. So, karamihan po ng mga items na makikita natin sa stop section ng food guide, kaya nandyan yan kasi they are highly insulin stimulating and they cause inflammation. So, kailangan talagang i-stop. Kasama dyan, yung mga high
net carbohydrate content type of food, napakalaki ng epekto sa insulin kasi high net carbohydrate yung kanyang content. So kasama syempre dyan yung nabanggit ko kanina, rice, tinapay, noodles, matataas yung kanyang stimulation kay insulin. Ngayon, yung mga pagkain, so kung mapapansin po, ano, pagmamasdan natin ang food guide, mas marami pong mga nakalistang pagkain doon sa go and pause sections. So doon po sa mga nagsasabi, Dok, ano na lang ang pwede kainin, lahat pinagbawal nyo na. Akala lang po natin wala nang ibang pwedeng kainin kasi ang nakasanayan natin na kinakain natin in big proportions or madalas are the high net carb stimulating food. Katulad ng nabanggit ko, ang hindi natin na-realize is there are other food items, there are other food groups na hindi siya insulin stimulating or kung meron man siyang effect kay insulin, mababa lamang, pero are healthier options. And yan po yung mga nakalista dyan sa ating green section and then sa yellow. So yung go and pause sections ng food guide natin. So pansinin nyo po, they're much bigger. Mas marami po sila compared doon sa mga nakalagay doon sa stop section. So, dito pa lamang po, kung gagamitin ninyo ang food guide, again, saan ito matatagpuan, libre po ito. Levelupwithdriris.com, kung ina-download nyo doon, then you can use it para i-guide kayo, maging gabay ninyo to create your meals, to help you sa inyong shopping, kung anong paplanuhin ninyong kakainin ninyo, and para masundan itong lifestyle na ito. So, mas marami po ang pwedeng kainin talaga compared doon sa mga highly insulin stimulating at best na iwasan. So, hindi ko na po yan iisa-isahin. Have a look through. Marami na rin po akong videos na gawa niyan. Matatagpuan lamang yan dyan sa YouTube and Facebook kung paano mag-start ng lifestyle na ito, ano mga pagkain, ang dapat kainin, ang mga hindi dapat kainin. Lahat po yan naka-breakdown na dyan sa ating food guide. Pakitignan na lamang po. Isa-isahin po natin. We'll get familiar with the food items. At some point, makakabisado na po natin yan. Katulad ng maraming community members natin na gumagamit niyan. And by using that food guide alone, alam niyo po ba, they were able to reverse yung kanilang mga medical conditions, they were able to heal from diseases, wala na pong mga iniinom na gamot, na bago ang mga buhay po nila. Minsan yung iba, ilang taon na nagtatry mag-lose weight, ngayon lang talaga nakapag-maintain at na-meet ang kanilang weight loss goals kasi nga, this time, yung ginagawa nilang pagbabago ng lifestyle is really based on science, based on the central hormone of metabolism. Kung kailangan ng extra gabay, join lang po sa mga various communities ko, lalong-lalo na sa mga newbies. Kailangan natin ng inspiration tungkol sa mga food, ano bang pwede nating kainin, ano-ano yung mga pwede nating lutuin. Nandyan lang yan lahat sa community. Napakaraming matulungin ng mga tao po dyan, lalo na sa mga kailangan ng gabay sa lifestyle na ito. And kung kailangan ako makausap, meron naman po ako mga broadcasts at libreng Zoom. Nagkukonsulta, libre po. Para matulungan kayo na simulan ang lifestyle na ito at baguhin ang inyong buhay at mag-level up din po ang inyong physical wellness. I am always wishing you holistic wellness. Stay healthy and stay low carb.